Magandang araw. Meron po ako ditong isdang ipapaksiw. So mga guys, minsan ay habang nililinis ko po itong isda, naisip ko na nakapagpahinga na ho ba tayo talaga? Yung pag nakaupo tayo wala tayong ginagawa. Tumigil yung ating mga kamay, ating mga paang lumalakad. Pero sa palagay nyo ba talagang wala tayong ginagawa? Aminin natin na nag-iisip din po tayo. So gusto nyo po bang totally makapagpahinga? Pero hindi naman po yung patay, ah. Kasi ang patay talagang nakakapahinga na po yung habang buhay. Pero gusto po ba nating makapagpahinga? Yung nakaupo, walang ginagawa talaga, tumigil ka talaga sa pagtatrabaho at pati isip natin ay nakapagpahinga. Alam niyo po ba na nakakapagpahinga tayo totally pag nasa presensya tayo ng ating Panginoon? For example, nakikinig tayo ng kanyang salita, nagbabasa tayo ng kanyang salita. In that way po, tayo ay nakakapagpahinga. Wala tayong ginagawa kundi siya lamang ang pagtutuunan natin ng ating pansin at naliliwanagan ang ating isip at nagkakaroon tayo ng payapa, kapayapaan, kagalakan sa ating puso. So, in that way po, nakakapagpahinga po tayo. Nakakaramdam tayo ng kasiyahan na hindi mo maipaliwanag sa piling ng ating Panginoon. Kaya gusto pala ng ating Panginoon lagi tayong nasa kanyang presensya na inuuna natin siya sa ating buhay. Yung priority natin siya bago ang lahat. Kasi pag inuuna natin siya, kaya na natin harapin ang ating mga trabaho. Ano man ang masalubong mo dyan na masungit na amo, masungit na kapitbahay, lasinggero mong asawa, pasaway na anak, kaya mo yung harapin. Dahil sapat ang biyaya ng Panginoon na pinagkaloob niya sa iyo noong inuna mo siya sa araw na to at sa araw-araw ng iyong buhay. Di ho ba mga guys? Napakasarap po. Sabi nga po sa kanyang salita sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So guys, ipaksil ko po ito. So mga kapatid, kung na-bless po kayo, like, comment down below, share, subscribe. God bless us all. Ay, yung Bible verse po natin, saglit lang po. Ha?